Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga bagong viewers. Welcome po sa aking channel, June's Home Gardening. In this video po, magre-repot tayo ng Mayana coleus. Itong Mayana po, marami nagkakagusto dito eh. Siguro sa makukulay niyang mga dahon, iba't ibang kulay, at madali lang alagaan. Magre-repot po ako ng Mayana kasi kailangan na. Kagaya po nitong halimbawa po ito, dalawa po sila sa ano eh, sa isang polybag. So kailangan ko silang paghiwalayan dahil malalaki na. Ito naman tatlo po sila sa ano, sa isang polybag. Ayan oh, iba't ibang variety sila. Ito po yung nabili ko for 30 pesos, 35 pesos. Pag tatlo binili mo, tatlo 100. Siyempre, binili ko sila mga ano, mga ganito pa lang kalaki. Maliit pa lang. Ang bilis nila lumaki, oh. Ito naman ay 50 pesos. Isang ganito, pero dalawa sila. Dalawang variety. Siguro nakapaso, kaya 50 pesos. At ito, 50 pesos din. Binili ko na rin. Magkaiba sila ng tindahan ito. Yung mas mura, ito ay mas mahal kasi nakapaso rin siguro. Pero wala pa akong kulay nito kaya binili ko. May butas siya. Oh. May mga butas. So ireripat ko na lang din kasi mukhang malalaki yung dahon niya. Oh. At siguro mabilis din 'to lalaki. Dahil malalaki dahon. So, kahardin, huwag na natin patagalin. Let's begin. Ang una ko pong gagawin ay gagamit ako nito, hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide po ay panlinis ng mga sugat and then mga skin infections. At ito po yung nakakapatay ng bacteria, mga virus, mga bad bacteria, microorganism. So mas maganda po ito bilang panimula sa repot natin. At gagamit din po ako nito. Ito yung ginagamit ko sa ano eh, sa aquarium. Treatment against fungus and disease. So maganda rin po haluan natin yung konti. Okay, ito pong aking tubig ay 2 gallon. Ang ratio po natin is 5 ml for every 1 gallon. Ito po yung 5 ml. Ayun. Dahil 2 gallon to, kailangan 10 ml. So 10 ml ito. Okay. And then ito naman ay papatak ko lang. So ito po yung gagawin natin para makasiguro tayo sa lupa natin na madi-disinfect. Kasi hindi natin sigurado yung lupang gagamitin natin. Okay, so sa pamamagitan nito ay 100% sure tayo sa ating lupa na gagamitin pang-repot. Ito naman po ang gagamitin kong soil mixture, carbonized rice hull, ordinary garden soil. And then gagamit din po ako ng rice hull. Hindi siya carbonized. So rice hull and then cow manure. Ito yung mga pampabuhaghag ng lupa. Meron po akong video kung paano gumawa ng garden soil mixture.
pwede nyong panoorin po sa aking channel. So hahaluin lang po ito. Ito na po yung aking garden soil mixture. Gumagawa lang po ako ng sarili kong mixture. Pero pwede kayong bumili nito sa ano, sa mga tindahan ng halaman, ready mix na, for about 50 pesos hanggang 80 pesos nakabag, kung tawagin nyo na loam soil. Okay, ito po yung gagamitin kong mga pots. Marami ako nito eh, kaya lang malalaki yung butas. So lalagyan ko nito coconut husk para medyo mapigil yung mga butas niya. Medyo hindi magdire-diretso yung lupang ilalagay ko. Ayan. Para lang makover yung mga malalaking butas. And then lalagyan na ng lupa. Ganyan lang muna. Konti lang. Tapos paghihiwalayin ko na to. Medyo mahirap, nakapaso eh. Yan ang gagawin ko. Ilulublob po rito sa ating solusyon para protected na yung ugat nya, protected na sa kung anong fungus, punggal at mga diseases. So I suggest gumamit po kayo ng hydrogen peroxide. Tapos ito po yung pandidilig ko mamaya. Linisin lang yung dahon. Ganyan lang muna, pero mamaya didiligan ko pa yan. So nakaisa na ako. Ayan, pangalawa. Ganyan lang din uli. May stress po yung halaman natin, so pag nabasa siya, mababawasan ng stress niya. And then after natin mag-transplant, huwag po muna natin ilalagay sa lugar na naaarawan. So sa shaded area muna siya. Okay. Dalawa na. Ito yung favorite ko eh. Ang ganda ng kulay eh. Yung ugat nya. Mababad lang natin hanggang sa mabasa ng tuluyan. Yung paso pala na gamit ko, ang bili ko ay 35, pero binigay sa akin ng 30 pesos isa kasi siya mang binili ko eh. So instead of 100 or 3 for 100, naging 90 pesos na lang tatlo.
Okay, that's 3. Okay, ito na po yung pang-apat. Ang maya na po, pwede natin i-direct sa ano, ang pagtatanim sa lupa. Pwede rin naman sa paso. Sa lupa po, hindi masyadong tihika ng mayana. Pwede nga natin i-direct kasi sa lupa. Kung sa paso naman eh, dapat po eh, buhaghag talaga ang lupa. Maganda dapat ang draining system niya. Sa pagdidilig naman po eh, araw-araw kung ako magdilig. Sa ngayon po eh, dahil matindi ang init ng panahon, I suggest po yun eh, huwag na pong ilagay sa pool sun. Ito pong mayan ako eh, nasa ilalim ng puno eh, naarawan po sa umaga. Pagdating ng alas 2, hindi na po sila naarawan. Sa sobrang tindi po ng init ng panahon eh, kawawa po ang halaman. Although, kaya niyang mabuhay sa pool sun, kaya niyang maka survive, pero ayaw kong pahirapan yung aking halaman. So mas magandang nasa shaded area siya or partial shade. Ito po ang tangkad na, pero hindi siya bushy. Gagawa po ako ng video sa susunod, mayana propagation. Ito ay maganda to, toppings. And then yung puputulin nyo, siya mong itatanim from cuttings. So next time, gagawa po akong video ng pagpaparami ng mayana. Kailangan po basahin natin ng gusto ah. Mabasa lahat ng lupa. Yun. Napaka dami po ng variety ng mayana. At napakaraming kulay, iba't ibang kulay. Yung ibang variety, hindi mo na talaga malalaman kung anong variety. May mga black dragon, may mga lime green. Ang hirap po kasi kabisaduhin ang mga pangalan ng variety nito. Sobrang dami. Okay, dahil mahirap pong paghiwalayin itong dalawang ito. Magkaiba kasi ng variety. Kaiba sila ng kulay ng dahon eh. So, gagamit na lang ako ng kutsilyo. Hahatiin ko na lang. Siguradong madadamage ang ugat. Pero makaka-recover naman yan. Yan. And then hihiwain ko na lang. Okay, diba? So kung makaka-encounter kayo ng ganun, dalawa at mahirap paghiwalayin, hiwain na lang po natin.
may mga dilaw na siya. So normal po ito. Normal po yung nagdidilaw na ganyan. Pero yung pag ito yung nagdilaw ay hindi na normal. Yung mga bagong sibol na usbong, hindi na po normal yan. Dami na kasing ugat oh. Sa pagpe-fertilize naman po ng Mayana, maganda po rito yung ginawa kong video na betchin. Meron din akong mga liquid fertilizer, organic liquid fertilizer na nababagay dito. Gaya ng FPJ, FFJ, at FAA. Yung FPJ po ay fermented plant juice. Yung FFJ ay fermented fruit juice. At FAA, fish amino acid. Bagay na bagay po yung mga ganong fertilizer para dito. Ito naman ay tatlo. Tatlong variety. So ito kukunin ko itong isa. Dapat po ito pinopruning na. Magulo na yung ano, yung mga tubo niya. Okay, dito ko nalalagay yung itong isa. Itong pula. Naubusan na tayo ng container. Pero pwede rin tayo gumamit ng mga ganitong plastic bottle, mga lumang plastic bottle. O kaya mga ganitong container, pwede pong pagtamnan ito. Yan. Sa pagdidilig po, araw-araw ko pong dinidiligan kahit nasa partial shade. So depende pa rin sa obserbasyon nyo sa lupa. Uobserbahan nyo rin po yung lupa, titignan nyo kung basang-basa pa ay pwedeng magliban ng pagdilig. At mag-sprinkler din po tayo sa mga dahon. Dahil parang magaspang yung dahon eh. So yung mga dumi para matanggal. Kumakapit yung mga dumi sa kanya. Eto na po yung mga tinransplant ko, niripat ko. Tignan nyo po, oh. Hindi sila nagbago. Hindi sila nalanta. So, gaya ng sinabi ko kanina, ilagay po muna natin sila sa malilim. So, siguro mga after 3 days, ay unti-unti natin silang paarawan. Ayan o.
Hindi sila nalanta. Yung iba kasi malalanta eh. Kahit na may kasamang lupa yung nilagay nyo. Eto, madilaw na. Tagalan natin yung mga old leaves. So, Kahardin, hanggang dito na lang po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe. And looking forward to see you again in my next video. Maraming salamat po sa panonood. Happy gardening!